So every time na magkakaproblema tayo, ano yung pinaka the best na dapat nyong gawin para hindi na lumala pa yung problema? Kung gusto nyo malaman yun mga master, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Yo, what's up mga master? It's your boy RESPI, panibagong video na naman kaya matik na panibagong kaalaman na naman ukol sa pagra-rap. Bibigyan ko lang kayo ng tips para mas maging magaan yung pakiramdam nyo every time na magkakaroon kayo ng problema mga master. Napaka-importante nito nung ituturo ko sa inyo mga master, so dapat malaman nyo to. So paano ko nga ba sinosolve yung problema ko? Every time kasi na may problema tayo mga master, kadalasan nangyayari sa atin, nagwo-worry agad tayo. Which is, ang pag-worry mga master, hindi naman talaga nakakatulong yan. Iwasan natin mag-worry kasi wala namang magagawa yung pag-worry. Normal lang mag-worry ka sa una, pero wag mo nang hayaan na tumagal pa. Sabihin na natin na mag-worry ka, oo, isipin mo na ganito problema, o nag-isip ka ng negative, oo, yung result. Pero at the end nun mga master, hindi mo na dapat siya pahabain pa. Hindi mo na dapat isipin pa kasi una sa lahat mga master, pwede yun magbigay sa'yo ng hindi magandang kalusugan, lalo na sa pag-iisip mo mga master. Minsan napoprostrate kayo. Maari lang yan magdulot sa inyo ng, syempre, ng stress. At minsan nandun pa yung nagkakaroon pa tayo ng kinakabahan tayo or something na hindi tayo makakaisip ng solusyon. Dapat, ang gawin mo kaagad, isipin mo kaagad kung ano yung solusyon. Yung solusyon dun sa problema mo, di ba? Yun ang pinaka the best na paraan is gawan mo kaagad ng solusyon yung problema na nangyari sa'yo. Halimbawa, nag-aalala ako kasi hindi pa ako nakakapag-record ng ganitong kanta. Nag-aalala ako kasi baka napabayaan ko na yung channel ko or napabayaan ko na yung skills ko sa music. So, sa halip mag-worry ka mga master, mag-isip ka kaagad ng solusyon dun sa problema mo. So, gumawa ka kaagad ng paraan. Kahit anong gawin mo ang pag-worry mga master, is pag-iisip lang yan, pero iba pa rin talaga pag gumawa ka na ng action. Tama? Kung hindi mo man masolusyonan agad, tanggapin mo na yun na ganun ang nangyari. Halimbawa, may isang, bigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, may isang namamatay tao. Pumatay siya. Tapos, ang nangyayari, namumroblema ko ngayon, bakit niya nagawa yun? Una sa lahat mga master, given na yun, mamamatay tao na siya. So, dapat expect mo na posible niya talagang gawin yon. Kasi yun na nga siya eh. Tanggapin mo na may ganong klaseng tao talaga. So sa halip mag-worry ka, tanggapin mo na ganon siya at iwasan mo na siya. Yun, ganon. Ganon kasimple. Huwag mo nang pasyado pang ipa-stress yung sarili mo. Kasi nakakadagdag lang yan ng negativity sa buhay ng isang tao. So dapat positive ka lang palagi. Dapat laging positive mag-isip at iwas ka sa worry, iwas sa stress kasi tayo lang rin mismo nagko-control ang isip natin. So ayun, panibagong idea 'yon para sa mga nagsisimula pa lang na mga rapper or mga beginner pa lang, napaka-importante niyo na dapat iwasan niyo mag-worry, solusyon agad. Okay? So yun lang mga master, I hope may natutunan kayo sa video na 'to at syempre kung nagustuhan niyo 'yung video na 'to, paki-share na lang at 'yun. Maraming salamat. Siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, click mo na yung subscribe button at click mo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong uploads. At yun lang mga master, naglalakad ako. Pauwi na ako mga master, naglakad lang ako. Hapon na ngayon. Nanggaling kasi ako doon sa unahan kasi naisip ko na try ko naman mag-vlog ng outdoor. So maraming salamat mga master. Ayun, pwede nyo siya i-apply sa inyong pagra-rap. So maraming salamat mga master, ganun dapat. Like for example mga master, kung meron tayong halimbawa nang problema ka, bakit di ka pa gumagaling mag-rap? Sa halip mag-worry ka na hindi ka pa magaling mag-rap, solusyonan mo agad. Gumawa ka na agad ng paraan para gumaling ka sa pagra-rap, tama? Yun lang, maraming salamat.